no, nakakabigayan no. Dumadaan na na. Pwede mo makiraan dito? Kiraan lang ha. Kiraan lang po, kiraan lang. Dito, dito, sir. Yan. Dito, ah. Okay. 1, 2, 3. Okay. Wala na yung mga... Wala na. Baka, hindi ayaw na. Yan, ito guys, nakalive tayo dito sa TV, birthday vlog. Magandang umaga po sa lahat. Tinatawag po namin ang mga media para sa mabilisang ambush interview lang po ni Mayor Zamora, Secretary Pascual, at ang ating mga kasamahan sa PSWD at ito, ha? DA na nangyayari na mag-interview. Vloggers, okay na, di ba? Kung may katanungan po kayo, bibigay po namin yung mic sa inyo. Pasabi na lang po nung pangalan at kung saan media agency po kayo para ma-address po kayo ng maayos ni Secretary Pascual at ng mga kasamahan natin. Checker lang. Kyber TV Vlog. Ito na sir. Sa bawat agency po, media agency, kung maaari po, isang katanungan lang po kasi minihabol po kami next meeting. So, kung may katanungan po kayo, bibigay ko sa inyo yung mikropono. Maraming salamat. Mayor, so ilan po yung mga beneficiaryo, yung mga estado ng ICJ na makikinabang sa financial aid at national development? Meron po tayong 4,000 ICJers na tatanggap po ng 15,000 pesos na araw mula po sa national government. At hiwalay po dyan, meron po silang 5,000 pesos mula po sa government sa Taiwan. At para po sa mga retailers natin na dito mismo sa palengke ng Bidinda, tayo po ay nakipag-client sa private management ng palengke dito po saan na nabigyan po natin sila ng 1 month free rent para po sa buwan ng September. Kaya pag samasamahin po ang lahat ito, ito po ay sumatotal na 20,000 pesos plus free rent for 1 month. Para sa amin po ay malaking tulong po talaga ang 15,000 pesos mula sa national government sapagkat in fairness po, all our rising leaders in San Juan, sumuporta po sila sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang Executive Order No. 39 sapagkat lahat po ay sumusunod sa Price City. Wala po kami nauhuli na lumalabag sa Price City. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa kanila. At ang tinong po mula sa National Government naman po ay nabagay na pinagpapasalamat po namin sapagkat hindi na namin ang concern ng ating rising leaders sa nakapili ng bigas sa mas mataas sa presyo. Kailangan ibenta sa mas mababang presyo. Kaya naman po, yung pasasalamat namin dyan, dahil ang mga consumer sa Manabe ang nakikinabang sapagkat nakakapin po sila ng bigas sa murang halaga at susunod na po ang pricing. Ilan po yung target natin na sa konti-konti lang sila. Sapaw, sir. Sapaw yung Nag-start na last week ng August, ngayon, September.
September hanggang early October yung peak ng hardy season para sa wet season. So the next week or two weeks, mararamdaman na natin yung pagdami ng locally produced na bigas sa merkado, at inaasahan natin na mag-normalize na ang presyo ng bigas. Hindi lang sa Metro Manila po yun. Normalize na. Sa ngayong taon, in-expect natin mga 20 million metric tons. So about 13 to 14 million metric tons na equivalent sa bigas. Siguro kasi ano to yung unang araw ng paint out. Ano po yung mga napansin nila na parang problema? Kasi kanina parang nagkakatanong yung mga requirement ka, walang staff, yung mga requirement. Ano po yung mga nakita nila na problema na pwede natin ayusin sa mga susunod na araw na paint out? Well, una yung kailangan klaro, hindi may final list na gano'n. Sa usapan nun, no, hindi kaya yung gano'n. Final list, based on submission ng business, intermediate licensing, office ng review, magkikipin sa ibang agensya na gano'n yung mga kanyang sahan. At yung process natin, gano'n. Paano ka makitiyak ng detail na yung mga karapat-dapat ng mga rice retailer yung makakatanggap ng pangayunta mo natin work na ito? Paano ko makitiyak ng DTI na yung mga karapat-dapat na rice retailer yung makakatanggap ng pangayunta mo natin? Okay. Ang unang part ng tanong ko, karapat-dapat. So, yun na ang requirement ng government. Kailangan na makita yung registration paper. Kung sige pa fine ko siya dyan, business name. Ani,